Mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo na po, mga minamahal. Praise the Lord. Bilang paggalang sa pakinig ng banal ebanghelyo ng ating pinakamamalapit Jesu Kristo, ito po'y dadalhin ng ating po bilabe o preacher Mark Nuwan. Praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Albert. Manalangin tayo, mga minamahal. O po, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat na langin po ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob at kabutihan sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa iyong dakilang pag-ibig na palaging ipinapadama sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Sa mga naunang bahagi po ng iyong panalagawain na iyong pinagpalang lubos at nilangisan, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa napakatamis mo, banal na presensya, ibinubuhos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Salamat po. Narito kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral at pakikinig po ng iyong banal na salita. Ngunit bago ang lahat, kami pong lahat ay nagsisisi, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo po kami, lalong yung abang lingkod, mahal na Panginoon. Dalangin namin, mahal na Panginoon, na ikaw po, mahal na Panginoon, magpala sa iyong banal na mensahe. Sa umagang ito, buksan mo aming kaisipan, pangunawang espiritual. Ikaw ang maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labi, magsilbi po akong daluyan ng pagpapalang espiritual na sa ganang akin wala akong magagawa. Ako'y sa iyo lamang umaasa. At sa unat na langin ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri, hadlang gawa ng kaaway, demons of unbeliefs and doubts, cast out in the name of Jesus. Cast out in the name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Bago tayo magpatuloy, mga minamahal, nais ko muna po magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na pinagbubukala ng lahat ng mga pagpapala, sagana sa kagandahang loob, punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat. Praise God, praise the Lord. At ako po yung nagpapaabot din ng doble paggalang at respeto sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At patuloy nating inaalala ang mga gintong turo't aral ng ating dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at pagpapaabot ng mapagpalang hapon sa kanila pong mga loved ones, beloved, to the beloved children, the whole Almeida family, praise God. At nagpapaabot din tayo ng magandang hapon sa beloved in-laws po ng ating beloved minister po. Sa blessed good afternoon po, welcome po sa Baliwag Outreach. Praise God, kami po ay nagagalak na kayo po yung makapiling sa banal na pananambahan sa araw na ito. Amen. At nagpapaabot din tayo ng mapagpalang hapon sa ating mga live webcast viewers na patuloy pong umaantabay sa ating banal na gawain dito sa Lako ng Pilipinas. Praise the Lord sa mga kapwa manggagawa, kapwa mangangaral, sa ating mga beloved instrumentalists, beloved choir members. At sa inyo po, beloved brethren, isang mapagpalang hapon po sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus, maging sa ating beloved ordained preacher na ngayon po ay kasalukuyang nakaayuno, mga minamahal, dahil mayroon pong pangungusap ang ating mahal na Panginoon sa ating itinalagang mangangaral dito. Kaya siya po ngayon ay nakaayuno sa mga oras na ito. Mapagpalang hapon sa ating pong lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin na malakas ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po sa maiksing pag-aaral ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Ating pong pinamagatang From Man's Free Will to God's Will, mga minamahal. Yan po ang title. From Man's Free Will to God's Will. Basahin po natin ang ating key verse, kindly Genesis chapter 2, verses 16 up to 17. Kindly po. Genesis kapitulo po ay 2, versikulo po ay 16 hanggang sa 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka ng may kalayaan. Dato po at sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Amen.
God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon po. Diyos po ang magpapala ng kanyang banal na salita. Mga minamahal, ang mga tao po ay nilikha ng Diyos ng may kalayaan. Mga minamahal, yan po ang sabi ng Biblia. Hindi tayo nilikhang robot ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga ang sabi ng mahal na Panginoon kay Adan, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, ikaw ay may kalayaan. Mayroong kakapahamalaan na pakialaman, mayroong kang kalayaan kumain, ang sabi ng mahal na Panginoon sa lalaki. Ngunit, hindi ka maaaring kumain sa isang puno na may bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Dahil sapagkat sa araw na kumain ka ay walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Yan ang sinabi ng ating talatang nabasa, mga minamahal. Kaya nga po, tayo ay may kalayaan na magdesisyon sa ating mga buhay, mga minamahal. Lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, sa mga nangyari sa mga nakaraan natin, mabuti man po ito o masama, mga minamahal, lahat ng resulta na naging resulta ng ating mga sariling desisyon noon sa ating buhay hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, lahat ng ating hinarap, mga minamahal, na resulta ng desisyon natin ay bunga po ng ating mga sariling desisyon. Everybody say amen. Kaya, hindi maaaring sisihin ng tao ang Diyos kung anuman ang kanyang kalagayan ngayon, mga minamahal. Kung siya ba ngayon ay nasa kasaganahan, kung siya ba ngayon ay nasa kahirapan, kung siya ba ay malungkot o masaya, mga minamahal, God gave each every one of us a right to make a personal decision that directly impact our lives, mga minamahal. Kung ano man ang mga ginagawa natin, kung ano man ang mga sinasabi natin, mga minamahal, kung ano man ang pinaniniwalaan natin, lahat ng yan may epekto at resulta sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Everybody say amen. Kapag gumawa ka ng mabuti, isang tiyak na bagay, ang aanihin mo ay kabutihan. Kapag gumawa ka ng kasamaan, ang balik naman sa iyo, mga minamahal, ay kasamaan din, mga minamahal ko. Kapag ikaw ay mahabagin sa kapwa, ang sabi ng Biblia, ikaw din naman ay kahahabagan, mga minamahal. Kapag ikaw ay matulungin, ikaw din naman ay tutulungan, mga minamahal. Kaya nga, sabi ng Biblia, lahat ng ating itinanim, lahat ng itinanim ng mga tao sa mundong ito ay siya rin namang kanyang aanihin, mga minamahal. Maraming tao ngayon sa mundong ito nagsusumikap na mapaganda po ang kanilang mga buhay na kahit paano ay magkaroon na makakain sa kanilang hapagkainan, mga minamahal. Yung iba nagtatanong sa Diyos kung bakit sila ay naghihirap, kung bakit sila ay nagdurusa, mga minamahal, dahil ang akala nila ang Diyos ang dahilan ng kanilang kahirapan. Ang akala ng mga tao sa salimuna, ang Diyos ang dahilan ng kanilang pagdurusa. Ngunit hindi po nare-realize, mga minamahal, na mga tao sa salimutang ito na kung bakit ganoon ang kalagayan nila dahil ito ay bunga ng kanilang mga gawa, mga minamahal. Bunga ng kanilang sariling desisyon sa kanilang mga buhay. Everybody say amen. Kaya nga po, mga minamahal, yung mga taong walang Kristo, ang kanilang pagdidesisyon, mga minamahal, ay direkta magkakaroon ng malaking impact sa kanilang mga buhay. Kaya napakapalad natin, tayo mga naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, dahil tayo po ay nagdidesisyon na maglingkod sa mahal na Panginoon, yung kalayaan na dating mayroon tayo, mga minamahal, na tinatawag na man's free will, ay ating tinalikuran, mga minamahal. At ngayon, mga minamahal, ang nagdidesisyon na sa atin ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos na po ang nasusunod sa ating mga buhay. Kasi noon, nung tayo ay nasa man's free will pa, ang buhay natin, mga minamahal, walang nangyayari. Magulo. Walang direksyon.
Wala tayong kapayapaan sa puso at kaisipan, mga minamahal. Masasabi nating masalimuot, mga minamahal ko. Ngunit ngayon, mga minamahal, na ibinigay natin, isinuko natin sa Diyos yung tinatawag na man's free will, ngayon Diyos na ang didesisyon sa ating mga buhay, kaya naman nariyan ang kapayapaan. Nariyan ang kagalakan, mga minamahal. Bagamat maraming problema, bagamat maraming pagsubok, kahit kailan, kapag ang Diyos ang nagdesisyon sa ating mga buhay, kailanman hindi po tayo mabubuwal. Everybody say amen. Di katulad noon, nung tayo ay nasa man's free will pa, mga minamahal ko, yung mga kinasasadlakan nating problema at pagsubok, tayo po, mga minamahal, ay talagang nabubuwal. Tayo ay nagdurusa, mga minamahal. Epekto yon ng ating mga maling desisyon noon. Subalit ng ating isuko, ang tinatawag na man's free will sa mahal na Panginoon na ngayon ay tinatawag ng we are living in the God's will, mga minamahal. Ngayon, tayo ay may kapayapaan, may kagalakan sa puso at kaisipan sa ating mga pamumuhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin po, mga minamahal, ano man po ang kalagayan natin ngayon, nakasisiguro tayong tayo ay nasa tamang daan, mga minamahal. Ano man ang kalagayan mo ngayon, sigurado, ikaw ay nasa tamang kinalalagyan, mga minamahal. Na wala tayong dapat ipangamba, wala po tayong dapat ipag-alala, mga minamahal, na dahil Diyos na po ang nagdidesisyon para sa ating mga buhay, handa tayo palaging harapin anumang hamon ng buhay. Anumang darating sa bukas, mga minamahal, handa tayo palagi, mga minamahal. Kung ngayon inilagay ka ng Diyos ngayon sa mahirap na kalagayan, ibig sabihin niyan, mga minamahal, may nakahandang pagpapala para sa iyo ang Diyos. Kung kalagayan mo ngayon mahirap, pag-aaralan natin ang pagkakaiba, mga minamahal. Ngayon tayo ay nasa God's will na. We are living in God's will na. From man's free will to God's will. Ngayon, mga minamahal, kung may kalagayan ka ngayon, nasa mahirap kang sitwasyon ngayon, ang ibig sabihin niyan, may pagpapalang inihahanda ang Diyos para sa iyo, mga minamahal. Kapag tayo ay nasa mahirap na kalagayan, mga minamahal, tinatawid mo ang daan patungo sa pagpapalang inihahanda ng Diyos para sa iyo. Hindi katulad noon, nung tayo po ay nasa man's free will pa, nung nasa own will pa natin, kapag tayo noon ay nasa mahirap na kalagayan, hindi pagpapala ang resulta noon. Noong tayo ay nasa mahirap na kalagayan, yun ay bunga ng ating maling desisyon sa buhay, mga minamahal. Yun ang pinagkaiba. Ngayon, ikaw ay nabubuhay na sa grasya ng Diyos. Ngayon, you are living in God's will. Kahit anong kalagayan mo ngayon, mahirap man, masakit na sitwasyon, isang tiyak na bagay, kapag ang Diyos ang nagdesisyon, mga minamahal, may pagpapalang nag-aabang para sa iyo. Everybody say, praise the Lord! Kaya, iba na mga minamahal, iba na po ngayon. Pero mga minamahal, sa ating kinalalagyan ngayon, mga minamahal, sa ganaman o nasa kahirapan tayo ngayon, asahan po natin na dadaan tayo sa bakubakong daan. Kasama po yan, mga minamahal. Yan ay hagdan patungo sa langit, mga minamahal. Yung mga bakubakong daan, hindi natin pwedeng iwasan yan, mga minamahal ko. Pero ito rin yung asahan natin. Kapag ang iyong dinadaanan ngayon ay bakubako, na ikaw ay natutumba, natatalisod ka, nadarapa ka, mga minamahal, sa iyong pinagdaraanan ngayon, asahan mo rin sa dulo niyan, mga minamahal, yung sinasabing tagumpay at pagpapala na nagmumula sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kasi kapag ang Diyos po, mga minamahal, ang nagdesisyon, kailanman hindi po nagkakamali ang mahal na Panginoon. Nung tayo ay nasa tinatawag pa na man's free will, kahit ano mga ating pinag-aralan, kahit gaano tayo katalino, ano man ang ating ipinagtapos dito sa lupa, ano man ang ating mga naging success, subalit kapag tayo ay nagkaroon ng isang maling desisyon, yung impact ng maling desisyon ay darating at darating sa ating buhay. Subalit ngayon na tayo ay nabubuhay sa tinatawag na God's will, mga minamahal, sa grasya ng Diyos, kahit kailan hindi tayo mabubuwal,
Hindi tayo magkakaroon ng maling desisyon dahil ang Diyos na po mismo ang gumagabay sa atin, mga minamahal. Hindi pahayaan ng Diyos ang kanyang pangalan. Hindi haayaan na mahal na Panginoon na sabihin mo sa kanya ito, mahal na Panginoon, isinuko ko ang buhay ko sa iyo. Sinusunod ko lahat ng ayon sa iyong banal na kalooban. Bakit tila parang nagkamali ka ng desisyon sa buhay ko? Kahit kailan, hindi hahayaan ng Diyos na yan ay maitanong natin sa Kanya. Dahil ang gagawin ng Diyos, mga minamahal, ipapakita niya sa iyo, mga minamahal, na hindi ka nagkamali ng pagsuko ng buhay mo sa Kanya. Ipapakita sa iyo ng Diyos ang kaibahan ng desisyon ng tao at ang desisyon ng Diyos, mga minamahal, na ikaw ay lumalakad patungo sa kasiguraduhan at sa buhay na walang hanggan. Everybody say amen. Palakpakan natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ang Diyos ang nagdesisyon, kahit kailan, mga minamahal, hindi siya mahuhuli. Palaging on time, hindi rin sobrang aga, mga minamahal. Hindi katulad ng tao. Kapag ang tao nakaramdam ng pagkabalisa, pag-aalala, may minimiting isang bagay upang mapagaan ang kanyang kalooban, agad-agad nagdidesisyon. Kaya nga, marami ngayon sa ang mga tao sa sanlibutan, mga minamahal na miserable ang buhay. Bakit? Kapag sila ay nasa panahon na sila ay galit na galit, punong-puno ng puot ang kanilang puso, nagdidesisyon sila. Pabigla-bigla, dahil gusto agad nila makamtan yung kagaanan ng kalooban na hinahanap nila. Kaya ang nangyayari sa maling desisyon, pabigla-biglang desisyon, ano ang nangyayari? Ang miserablehan na buhay ang nagaganap sa kanila. Kaya nga, ang sabi, mga minamahal, huwag kang basta-basta magdidesisyon kapag ang iyong puso ay napupuno ng puot at galit. Palipasin mo muna. Mag-isip ka muna. Mag-meditate ka muna bago ka magdesisyon, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya nga tayo ngayon ay nasa mahal na Panginoon na. Ang kanyang banal na espiritu ay palagi nangungusap sa atin. Kaya bilang mga totoong anak ng Diyos, bago tayo magkaroon ng desisyon, nariyan ang guidance ng Holy Spirit, mga minamahal. Kaya kung ano yung sinabi sa iyo ng banal na espiritu, yun ang susundin mo dahil yun ay desisyon na nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mong sundin yung sarili mong kaunawaan dahil kapag ginawa mo yun, yun ay nagpapatunay na ikaw pa rin ay naroon sa man's free will. Hindi ka pa rin tumakas, hindi ka pa rin nakalabas doon. Kapag tayo ay nasa God's will na, we are living in the grace of God na, mga minamahal, mangungusap na ang banal na espiritu sa atin. Sa tuwing may kailangan tayong desisyonan, ang Diyos ang mangungusap sa atin. At pag sinunod mo ang pangungusap na mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, hindi ka nagkamali ng iyong pasya. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya libasahin po natin Galatians Chapter 6, verse 7 up to 8. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 7 at 8. Praise the Lord. Huwag kayong padaya ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat ng naihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang nag-aasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dapat ang nag-aasik nang sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. God bless you po. Sabi ng talata, mga minamahal, huwag daw po nating isipin ng mga tao na nagbibiro ang Diyos sa kanyang mga banal na salita, mga minamahal ko. Dahil kapag sinabi po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay mangyayari. Ito po ay magaganap, mga minamahal. Kaya ayaw ng mahal na Panginoon na tayo ay magpadaya sa sanlibutang ito. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo ay magpatukso sa kaaway ng Diyos, mga minamahal. Dahil isang tiyak na bagay, mga minamahal ko, kapag ang mga tao sa sanlibutan ay puro pag-aasik sa laman, pag-aasik sa pita ng mata, maruming mga pag-iisip, kalayawan, mga luho, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang sabi ng ating nabasa, lahat ng ito ay kanila pong aanihin. Aanihin nila, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, may kalayaan ang taong pumili, mga minamahal. May kalayaan ang taong pumili kung ano ba ang gusto nating anihin. Mga minamahal ko, kung gusto ba nating umali sa laman
at mamatay tayo sa kasalanan, ay maghasik tayo sa laman. Mga minamahal, ganun kasimple. Kung gusto mong anihin ang laman, kung gusto mong anihin ang kamatayan ng espiritual at ng pisikal, maghasik ka sa laman, sabi ng Biblia. Ngunit, kung gusto nating umali sa espiritual, kung gusto nating umali ng kapayapaan, kagalakan, protection 24 oras, kung gusto natin umali ng buhay na walang hanggan, kagalingan sa makaramdaman, sabi ng Biblia, maghasik tayo sa espiritual. Everybody say praise the Lord. Eh, nasa tao ang pagpapasya. Hindi tayo binigyan ng, hindi tayo nilikha ng Diyos na tayo ay maging robot, mga minamahal. Kaya nga, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, mamuhay ang bawat isa sa inyo sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil kapag ang Diyos na po, mga minamahal, ang nagmaniubra ng buhay natin, dapat, pag sinabi natin, mahal na Panginoon, suko ko na ang buhay ko sa iyo. Ikaw na ang masunod, mahal na Panginoon. Ibig sabihin nun, ibinibigay na natin yung manibela ng buhay natin sa mahal na Panginoon. Kapag ang Diyos na po ang nagmamaniubra at siya na talaga ang tunay na humahawak ng ating buhay, mga minamahal, kinakailangan ang pamumuhay po natin ay ayon sa banal na Espiritu ng Diyos, ayon sa bunga ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Ganun po dapat, mga minamahal. Hindi po kasi maaaring mamuhay tayo sa laman at sasabihin natin, Diyos ang nagmamaniubra ng buhay natin. Hindi po pwede yun. Hindi po ganoon mangyayari yun, mga minamahal. Hindi natin pwede sabihin, mga minamahal, na ang Diyos na ang nagmamaniubra ng buhay natin, pero yung may mga bagay tayong hindi kayang isuko sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. May mga bagay na ayaw nating talikuran para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag isinuko natin, kapag itinakwil na natin yung tinatawag na man's free will, mga minamahal, dapat Diyos na palagi ang nauuna sa ating mga buhay. Kung talagang tinakwil na natin yung tinatawag na man's free will, mga minamahal, dapat ang pinakamahalaga palagi para sa iyo, sa lahat ng mga bagay, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya palagi ang nauuna, mga minamahal. Bakit? Kasi isinuko mo na sa Kanya lahat eh. Iniwan mo na yung man's free will eh, mga minamahal. Kasi kapag nasusunod ka pa din sa mga desisyon mo, hindi ka pa rin sumasangguni sa ating pinakamamahal na Panginoon, ipinapakita na hindi mo pa iniwan yung tinatawag na man's free will, mga minamahal. Ano ba nangyari kay Eva at Adan? Tingnan nyo si Eva at Adan. Napaka linaw na halimbawa po nila. Si Eva at Adan, nilikha ng Diyos doon sa Garden of Eden, sa halamanan na may kalayaan sa lahat. Ganoon din, mga minamahal, ang ginawa ng Diyos sa tao, sa mga tao sa sanlibutan ito, nilikha tayo ng Diyos na may kalayaan sa lahat. Subalit, ano ang ginawa ni Eva at Adan? Dahil nga, dahil sila ay may kalayaan sa lahat, mga minamahal, ang ginawa niya, sumuway sila sa kalooban ng Diyos. Kaya ang nangyari kay Eva at Adan, mga minamahal ko, naging miserable ang buhay nila. Sila ay pinaalis sa Garden of Eden na kung saan napakaganda ng kanilang kalagayan. Hindi na nila kinakailangan magtrabaho, magpagod, magbalat ng buto para lamang makakain. Nung inabuso nila yung tinatawag na man's free will, sila po ay nangapahamak. Kaya ayaw ng mahal na Panginoon na tayo ay dumating sa point na yon, mga minamahal. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, from man's free will, nung nakilala mo, mahal na Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa Diyos. At ngayon, tinatawag na itayo ay nabubuhay sa God's will, mga minamahal. Everybody say amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Isang halimbawa na lang si Eva at Adan, mga minamahal. Kapag sinunod natin yung ating sariling kalooban, magkakamali tayo. Magkakaroon tayo ng mga palpak na desisyon sa ating mga buhay. Kagaya na nangyari kay Eva at Adan, mga minamahal. Hindi nilikha ng Diyos ang si Eva at Adan para sila po ay maghirap. Nilikha ng Diyos si Eva at Adan para magkaroon ng maayos na buhay sa Garden of Eden. Pero ano ang naging resulta? Dahil sa tinatawag na man's free will, naging miserable ang kanilang buhay. Ganon din tayo noon.
Ganon din ang mga tao ngayon sa sanlibutan. Dahil hanggang sa mga oras na to, sila ay nabubuhay sa tinatawag na man's free will. Kaya maraming maling desisyon sa kanilang buhay, paulit-ulit na pagkakamali, mga minamahal. Kaya tayo napakapalad. Dahil mula nung tinanggap natin ang pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, hindi na tayo nagkamali ng ating desisyon dahil palagi na natin isinasangguli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan ang conviction of the Holy Spirit bago tayo magdesisyon, nanguhusap palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, kapag isinuko natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon at hinayaan natin na siya ang magdesisyon, babaguhin po ng Diyos ang pag-iisip natin. Babaguhin ng mahal na Panginoon ang ating pananaw sa buhay, mga minamahal. Babaguhin ng Diyos yung paniniwala natin. Ilalagay ng Diyos sa tamang paniniwala. Ang gagawin ng Diyos, aalisin po ng mahal na Panginoon yung mga bumubulag sa atin upang hindi natin makita kung ano ba talaga yung totoong banal na kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, nung tayo po ay lumapit sa Diyos at tayo ay nabubuhay na sa kanyang banal na kalooban, babaguhin niya yung point of view natin, mga minamahal. Basahin po muna natin. Lucas, Kapitulo 6, 31 hanggang 37. Kahili po. Amen, praise the Lord. Dito po sa Lucas 6, versikulo 31 hanggang 37, tuloy-tuloy po ang basa. Ganito po ang sinasabi. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. At kung kayo magsisibig sa mga nagsisibig sa inyo, anong pasasalamat ng inyo'y makakantin? Sapagkat ang makasalanan man ay nagsisibig sa kanila. At kung magsisigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong makakantin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo'y mga papahiram doon sa mga na inaasahan ninyo'y may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nangagpapahiram sa mga na makasalanan upang muling magsitagap ng gayon din. Datapwat, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Mga pahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa. At malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga turing at sa masasama. Magmamaawain kayo at gaya naman ng sa inyo'y ama na maawain. At huwag kayong magsiatol at hindi kayo atulan. At huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan. Magpalaya kayo at kayo'y palalayain. Palakpakan natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi na natin ulitin basahin, mahaba ang talata. Nawa, mga minamahal, sinubaybayan nyo. Diba, mga minamahal, binago ng Diyos ang ibig sabihin ng pag-ibig, mga minamahal ko? Kasi yung dati nating alam patungkol sa pag-ibig, nung tayo ay nasa kalagayan pa ng man's free will, ang iniibig lamang natin, yung mga taong iniibig din tayo. Amen po ba? Ang ating mga tinutulungan noon, yung mga taong handa ring tumulong sa atin. Yung ating mga taong pinapatawad noon, dahil yung mga taong nagpapatawad din sa atin. Yung ating mga taong pinapasalamatan noon, ay yung mga nagpapasalamat din sa atin. Pero binago ng Diyos ang ating pananaw, mga minamahal. Ano ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal? Binago ng Diyos. Ang ano ang itinuro sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ito yung tinatawag na kalagayan sa man's free will. Hindi ka magpatawad, lalo na kapag may kaaway ka. Lalo na kapag galit ka sa isang tao. Kahit siya humingi ng tawad kapag malaki na kanyang nagawang kasalanan, hindi mo talaga patatawarin. Bakit? Ikaw ay nasa kalagayan na tinatawag na man's free will. Ikaw ang masusunod. Galit ako sa iyo, ayaw kitang patawarin. Pero kapag nasa God's will ka na, kahit galit ka sa kaaway mo, patatawarin mo siya. Ang sabi ng Biblia, silang umuusig sa iyo, silang nangaaway sa iyo, silang nangagagalit sa iyo, ay ibigin mo sila. Everybody say amen. Kapag nagagawa na natin yan, mga minamahal,
ipinapakita na tayo ay nasa kalagayan na tinatawag na God's will. Wala na tayo sa kalagayan na tinatawag na man's free will. Eh kahit nung panahon, nung araw, mga minamahal, ichismis ka lang ng kapitbahay mo, magwawala ka talaga. Nung araw, mga minamahal, tignan ka lang ng masama, makipagsuntukan ka na. Bakit? Nasa man's free will ka. Ganun ang human nature. Ang human nature, hindi magpapaapi. Hindi magpapalamang, mga minamahal. Subalit iba kapag nasa mahal ng Panginoon na tinatawag ng we are living in God's will, bagamat inusig ka, sinabihan ka na masakit, pinagtawanan ka, pinintasan ka, ano ang isusukli mo? Pag-ibig, pagpapatawad na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Nasa God's will ka na eh. Gustuin mo man magalit sa Kanya, pero nariyan na ang Holy Spirit sa iyong puso. Ang sabi ng Biblia, ang kaaway mo, painumin mo ng tubig. Yung kaaway mo, pakainin mo. Yung kaaway mo, yakapin mo. Kapag ikaw ay nasa kalagayang man's free will, hindi mo magagawa yan. Mga minamahal, kahit sino pa ang magpayo sa iyo, hindi mo gagawin yan, mga minamahal. Subalit ngayon, ikaw ay nabubuhay na sa tinatawag na God's will. We are living in the God's will. God's will life, mga minamahal. Bagamat mahirap, mga minamahal, mahirap gawin, mahirap sundin ang sinasabi ng Biblia, subalit kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, magawa mo ito, mga minamahal, masunod mo ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kasi hindi na ikaw. Hindi na ikaw ang nabubuhay. Hindi na ikaw ang nagdidesisyon para sa iyong buhay, mga minamahal. Kaya kapag may kagalit ka ngayon, o may nagsabi sa iyo ng pangit, hindi magandang salita, mga minamahal, dahil ikaw ay nabubuhay na sa tinatawag na God's will life, patatawarin mo siya, kakalimutan mo ano man ang kanyang sinabi sa iyo, ano man ang nagawa niya sa iyo, alang-alang sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kasi hindi ka na nabubuhay sa tinatawag na man's free will. Lahat tayo dito may mga patotoo, mga minamahal. Ilan sa atin dito galing sa bilangguan, ilan sa atin dito dating drug addict, mga siga, mga minamahal, mga dating salot sa lipunan, mga dating pasagulero, mga minamahal. Pero dahil tayo ay hindi na nabubuhay sa tinatawag na man's free will, mga minamahal, bagamat nariyan minsan, makarinig tayo o makakita tayo o gawan tayo ng hindi kaaya-aya, ang isinusukli natin ngayon, pag-ibig, pagmamahal. Dahil ang tunay na pag-ibig, mga minamahal, walang kondisyon, walang pinipili ang tunay na pag-ibig. Kasi ang man's free will, ang iniibig lang nila, yung nagmamahal sa kanila. Ang binibigyan lamang nila ng tulong, yung makakatulong din sa kanila. Eh tayo ngayon ay nabubuhay na sa tinatawag na God's will. Tutulungan mo yung nangangailangan bagamat alam mong wala siyang maitutulong sa iyo. Mamahalin mo yung taong hindi kaaya-aya, hindi kaibig-ibig, pero mamahalin mo pa din. Kasi yun ang totoong pag-ibig, mga minamahal. Kaya nga, mula nang isuon natin ang buhay na ito sa mahal na Panginoon, mula nang ang Diyos ang nagmaniubra ng ating mga buhay, binago ng mahal na Panginoon ang ating pananaw, binago ng Diyos ang ating point of view sa ating mga buhay. Everybody say, praise the Lord! Malakpakan na malakas ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ang gusto ng mahal na Panginoon, yamang din lamang na tayo po, mga minamahal, ay nasa tinatawag na God's will na. Gusto ng mahal na Panginoon, sa ating paglilingkod, mga minamahal, na wala na po talagang makitang bahid at kapintasan ng Diyos. Inutos yan ang mahal na Panginoon. Kasi, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang church, tayo ang church, ang sasabi ng Biblia, ang iglesia ng Diyos dapat sa pagharap natin sa mahal na Panginoon, walang bahid o dungis. Yan ang sabi ng mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, basahin po muna natin. 1 Timothy chapter 6, verse 14. Ikalawang Timoteo, kapitulo po 6, versikulo po ay 14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Inutos ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na tutuparin natin yung utos niya na walang dungis,
Walang kapintasan, hindi po pang isang linggo lang, hindi pang isang buwan lang, hindi pang isang taon lang, nasa pagpapala lang tayo. Ang sabi ng Biblia, tutuparin natin ang mga banal na kalooban ng Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, araw-araw po. Makapag-amen ba tayo, mga minamahal? Araw-araw ang gusto ng mahal na Panginoon. Kinakailangan magsumikap po ang bawat isa na makapaglingkod tayo sa Diyos na walang bahid at kapintasan. Pagsikapan po natin, mahirap, mga minamahal, hindi madali. Pero nakukuha yan sa pagsusumikap, mga minamahal. Yung tinatawag na mga bahid o kapintasan, mga minamahal, yan yung mga bagay pa na iniibig natin sa mundong ito. Yung mga kahinaan pa natin, mga minamahal. Yung mga pagkukulang natin sa mahal na Panginoon, yan yung tinatawag na bahid o kapintasan sa harapan ng Diyos. Kapag yan po, mga minamahal, ay pinabayaan natin, yung dumi na yan ay didikit sa ating kaluluwa. At kahit saan ka magpunta, kahit saan ka magtungo, kahit anong gawin mo, yung dumi na yan ay nakikita ng Diyos sa ating kaluluwa. At kapag hindi natin to inagapan, hindi natin, mga minamahal, nilinis ang mangyayari sa dumi na yan, yan ay magiging mantsa sa ating kaluluwa. At kapag naging mantsa po yan, mga minamahal, mahirap na yung alisin. Hindi na basta-basta maaalis ng simpleng paglilinis natin sa ating mga sarili. Kaya kinakailangan, mga minamahal, kinakailangan pagsumikapan natin. Alam ng Diyos, mahirap po ang pakikipagbaka dito sa mundong ito, sa ating paglilingkod. Wala namang tinatawag na perpektong paglilingkod, mga minamahal. Pero inutos kasi ng mahal na Panginoon. Inutos kasi ng Diyos, mga minamahal. Bagamat mahirap, kailangan natin pagsumikapan na walang kapintasan, bahid o dungis na paglilingkod ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sinabi ng Diyos na simpleng paglilingkod. Hindi sinabi ng Diyos na seasonal na paglilingkod. Ang sinabi ng Diyos, walang bahid o kapintasan. Everybody say amen. Pero hindi rin naman sinabi ng Diyos na perpektong paglilingkod. Alam niyo, mga minamahal, kung ang mantsa sa damit ay naaalis ng sabon, mga minamahal ko, sa espiritual, yung tinatawag na bahid, kasi yung ating mga pagkukulang, mga minamahal, yung ating mga kahinaan, hindi nababantayan, alam natin, kilala natin ang ating sarili, mga minamahal, yan yung tinatawag na bahid o kapintasan. Pero kung sa damit ang nakakapagtanggal ng mantsa, ay yung sabon na matapang, di ba? Kapag mantsa na yan, mga minamahal, kapag nilagyan mo yan ng konting sabon o ordinaryong sabon, hindi talaga yan maaalis agad. Ang ginagawa natin, ibababad natin yan ng ilang araw para maalis lamang yung mantsa sa maputing damit. Ganoon din sa espiritual, mga minamahal. Meron ding paraan, bagamat yung mantsa mo, yung kahinaan mo ay kumapit na, naging mantsa na. Yung pagkukulang mo ay kumapit na sa kaluluwa mo, naging mantsa na. Meron pong panlinis dyan. Ano yung panlinis dyan, mga minamahal? Alam po natin, yung paglilingkod na may kasama pong pagsasakripisyo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat nagkukulang ka minsan, bagamat minsan nagkakasala ka sa mahal na Panginoon, bunga ng pagiging tao, bunga lang tayo ay narito pa sa lupa. Subalit sa paglilingkod mo, nagtitiis ka, nagsasakripisyo ka, yung bahid at kapintasan na nasa iyo ay mawawala, lilinisin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Gigising ka lang napakaaga para lamang manalangin, magpuri sa mahal na Panginoon, bagamat napakahirap bumangon na madaling araw. Sakripisyo yan. Binubara niyan ang mga kahinaan mo at mga pagkukulang mo sa mahal na Panginoon. Maghahanda ka lang napakaaga para lamang makapagsundo ka ng mga kaluluwa. Gagamitin mo ang iyong resources, gagamitin mo ang iyong sasakyan na wala kang inihinging kapalit para madala mga kaluluwa sa pananagawain. Nag-aalis yan ng bahid at kapintasan sa iyong kaluluwa. Everybody say praise the Lord! Yung paglilingkod na may pagtitiis at kasamang sakripisyo, yan ang naglilinis ng ating mga pagkukulang sa mahal na Panginoon, ng ating mga kapintasan, mga minamahal.
Kaya hindi pwede yung, sa, yung paglilingkod na ordinaryo. Hindi pwede yung paglilingkod na seasonal. Hindi pwede yung paglilingkod na ayon sa kagustuhan natin, mga minamahal. Kung gusto mong mawala ang mga kapintasan, bahid sa iyong kaluluwa, maglingkod ka na may pagtitiis, sakripisyo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam ng Diyos, hindi madali ang aking pakikipagbaka natin dito. Alam ng Diyos, napakaraming tukso sa ating paligid. Alam ng Diyos, na grabe ang pag-atake ng Diablo sa ating buhay. Subalit ikaw na nagtitiis, nagsasubikap, marami ka pang pagkukulang, marami kang kailangan. Subalit nagpupumilit ka, pinipilit mo na magkipatawid, banal, saktan, sa araman ng Diyos, nabubura lahat ng mga bahid at kapintasan. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Mga minamahal, napakabuti ng mahal ng Panginoon. Nung tayo ay nasa kalagayan pa, na tayo ay nasa man's free will pa, mga minamahal, kapag ikaw ay marumi makasalanan, habang buhay ang tingin sa iyo ng mundong ito, marumi at makasalanan. Kahit ano pang pinag-aralan mo, kahit gaano pa karami ang kayamanan mo, kapag ikaw ay marumi makasalanan, yan ang magiging tingin sa iyo ng mundong ito. Subalit sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, marami man tayong pagkukulang minsan. Minsan hindi tayo nakakasunod sa mga kalooban ng Diyos dahil sa napakahirap na ating sitwasyon. Mga minamahal, minsan hindi tayo nakapagbibigay. Minsan hindi tayo nakakasunod sa kabanalan. Minsan hindi tayo nakakadalo. Pero ikaw ay nagsusumikap, pinipilit mo! Hallelujah! Nabubura lahat yan! Hallelujah! Inaalis ng Diyos ang mga kapintasan, mga tungis sa ating kaluluwa. Hallelujah. Na kapag ikaw ay nasa banalagawain, grabe ang pagtangis mo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga pagkukulang. Na kapag ikaw ay nasa banalagawain, grabe ang pasasalamat mo sa Diyos, mga minamahal. Nakikita ng mahal na Panginoon yung ating mga kapatid dito, mga minamahal. Bawat isa sa atin may istorya ng buhay. Bawat isa sa atin may pagsubok ngayon. Hindi mo alam yung katabi mo, napakabigat ng pagsubok niyan. Hindi mo alam yung nasa harapan mo, bakit napakasiglang magpuri nito, bakit napakasaya niya magpuri sa mahal na Panginoon. Pero hindi mo alam, tagtad ng problema at pagsubok yan. Bakit? Dahil alam niya, alam ng taong yan, sa kanya pagsusumikap, natatabunan ng lahat ng ating mga pagkukulang kasalanan. Sa ating pagsusumikap, mga minamahal, natatabunan ng habag ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi na po magiging maayos ang kalagayan ng mundo. Tandaan po natin yan. Ang iginagawa ngayon ng Antichrist, naging maluwag sila ngayon, mga minamahal. Some of us natuwa din dahil mga bata, pinayagan lang lumabas. Pinayagan na makapamasyal. Nag-open na ang mga flights, mga minamahal, ang mga biyahe sa himpapawid. Mga minamahal ko. Pero huwag nating asahan na magiging matiwasay po ang mundong ito. Mga minamahal. Dahil anytime from now, magsisiklab po ang matinding kaguluhan. Magugulat ang buong mundo. Ang inaakala ng buong mundo, payapa, mga minamahal, magiging maayos pa. Hindi na. Mga minamahal ko, huwag tayo magpadaya, gaya ng nabasa natin sa ating talata kanina, huwag tayo magpadaya. Huwag mong paniwala na nakikita ng iyong mga mata, mga minamahal, ang naririnig ng iyong mga tainga ng mga magagandang balita dito sa mundo. Ito, huwag mong paniwalaan. Ang paniwalaan mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, mga minamahal. Ano ang aking ipinupunto, mga minamahal? Baka dahil nakikita po natin na payapa ulit ang mundo, nagiging maayos yata, tila baga mukhang magiging okay ang mundo. Dahil nakikita natin baka mabawasan ang ating sakripisyo sa paglilingkod. Huwag na huwag po, mga minamahal. Kinakailangan, mga minamahal ko, dagdagan pa natin ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan yung sakripisyo mo, dagdagan mo pa. Bakit, mga minamahal, bakit kailangan nating dagdagan? Dahil kapag dumating, mga minamahal, ang matinding kaguluhan sa mundong ito,
yan yung magiging baon-baon mo. Mga amin naman, yung pagsasakripisyo mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi yan lilibutin ng Diyos. Mga amin naman, kapag nagkaroon ng matinding kaguluhan sa mundong ito, hindi ka makakalimutan ng mahal na Panginoon. Maaalala ng Diyos ang isang anak niya nagsusumikap dumalo kahit malayo, kahit bisan naglalakad, kahit bisan bumabiyahe, dumadalo sa panalagawain. Mga amin naman, bagamat may pagsubok at problema, nagpupuri sa Diyos, maaalala ka ng mahal na Panginoon kapag dumating ang matinding pagsubok na ito. Yung mga tao sa sanlibutan na hindi naglingkod sa Diyos, yung mga taong hindi naniwala sa banal na ebanghelyo, kahit anong tangis nila, kahit anong pakiusap nila sa mahal na Panginoon, hindi sila kilala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ikaw na dapat na lingkod ng Diyos, nagdiniling ka sa piningin ng mahal na Panginoon, maaalala ng Diyos lahat ng ginawa mo. Mga minamahal, lahat ng sakripisyo mo sa paglilingkod sa Kanya, maaalala ng mahal na Panginoon. Kaya hindi ka pababayaan ng Diyos sa darating na matinding kaguluhan na ito. Dahil sinabi ng Biblia, bago dumating ang pagdagit ng mga banal, daraan muna ang tinatawag na pagtaliwakas or yung tinatawag na fallen away. Mga minamahal, ibig sabihin nun, yun yung separation of man to God. Ibig sabihin, matinding problema, matinding kapighatian, mga minamahal. Daraan yan, sabi yan ng Biblia. Ilang beses na natin nabasa ang talatan na yan. Mga minamahal ko, kapag dumating yan, mga minamahal, wala kang tanging sandata, wala kang ibang magiging sandata, kundi yung ipinaglingkod mo sa mahal na Panginoon, yung mga sakripisyo, inipon mo. Kung gaano karami ang sakripisyo mo sa araw ng matinding kaguluhan, magagamit mo yan. Kaya ngayon pa lamang, mag-ipon ka na na mag-ipon na maraming sakripisyo, dahil yan lamang ang magiging tanging sandata natin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Alam niyo mga minamahal, ang dami na pong pangungusap ng mahal na Panginoon sa iba't ibang pamamaraan, pangungusap sa mga kalikasan. Mga minamahal, dapat mulat ang ating mga mata dyan. Yung mga bulkan, nasa Biblia yan, yung pagputok ng bulkan na sunod-sunod, na lumilipas ng matagal, hindi normal yan, abnormal yan. Connected yan sa revelation, connected yan sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sa mutsari, ang pangungusap ng Diyos, sa mga panaginip, sa mga vision, mga minamahal, ipinapahiwatig ng Diyos, anak, malapit na talaga akong bumalik. Alam niyo po yung apo ng ating beloved Brother Ray Santos, kanina yung aming ipinag-pray dyan na nawalan po ng malay sa ulat na langin ng ating mahal na pastor, pinalangin natin, di man karapat dapat. Alam niyo po, mga minamahal, siya po ay tinanong ng kanyang lolo. Nung ikaw ay walang ulirat, nung ikaw ay walang diwa, ano ang nakita mo? Alam niyo ang ano'y sinabi ng bata? Nakakita raw siya ng isang napakalaking gate, mga minamahal. Sa Biblia, ano ba yung malaking gate? Yun ang gate ng langit! Gates of heaven! Mga minamahal, ipinipahiwatig ng Diyos na tapos na lahat. Hinihintay na lamang tayo ng mahal na Panginoon na pumasok sa piling ng Diyos, mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal, panghawakan natin matibay yung ating pananampalataya. Pilit tayong nililangin ng kaaway ng Diyos. Babatuhin tayo ng babatuhin ng mababigat na pagsubok. Huwag kang bibigay, mga minamahal. Huwag kang tatalikod. Minsan kinakailangan wise din tayo. Minsan yung sobrang pagpapala, mga minamahal, naglalayo din yan sa atin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kinakailangan nakikita natin ang galawan ng kaaway ng Diyos. Dahil wise ang kaaway ng Diyos, gagamitin niya, miski yung mga pagpapala, miski yung mga magagandang bagay dito sa lupa, ibigay niya sa'yo para mawalay ka sa paglilingkod. Kinakailangan alam natin, magbantay po tayo, mga minamahal. Sabi ng bata, ang laki ng gate. Ano ba ang malaking gate? Pag binasa natin ang Biblia sa Revelation, ang malaking gate ay yung bagong Jerusalem, yung langit. Ipinakita doon sa bata, mga pinaman ko, yung nahimatay ka. Hallelujah! Ang ipinipahawating ng Diyos, mga anak ko, handa na ang lahat, mga anak. Handa na ang lahat! Handa na ang lahat!
Magsakripisyo kayo. Huwag kayong mapapagod. Huwag kayong tatalikod. Huwag kayong susuko. Habang tayo umaawit, mga minamahal. Hallelujah! 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 Ilang minuto na wala ng malay yung batang yan, mga minamahal. Yung pala ng usap ang mahal na Panginoon. Ipinakita sa kanya ang pintuan ng kalangitan. Nakahanda na ang lahat. Nakahanda na. Huwag mo nang ituon ang puso mo sa mga bagay na narito sa mundong ito. Ilagak mo ang isipan mo sa mga bagay na nasa itaas. Huwag ka na mag-alala sa kinabukasan mo. Huwag mo nang ipag-alala ang mga problema mo. Sa isang iglap, matatapos lahat yan. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Nakahanda na ang lahat. Tapos na ang lahat. Tayo na lang ang inihintay ng mahal na Panginoon. Makikita na natin ang Diyos na mukha. Yan ang dahilan kung bakit naglikod tayo sa maraming taon. Kung bakit nalilikuran mo ang magandang buhay. Alang-alang sa mahal na Panginoon. Hallelujah.